Welcome sa first episode ng channel na to. Before anything else, gusto ko munang ipakilala sa inyo yung guest natin, si Aldrix. Hello. Si Aldrix, matagal ko na siyang kakilala sa Ragnarok Mobile. Pero hindi ko alam na naglalaro din pala siya ng other Ragnarok games before. So, siya rin yung admin ng Lord Knight and Paladin group discussion. Kasama niya ako doon. Meron kaming mga reasons kung bakit kami gumawa ng group na yun noon. Para pero maayos na ngayon yung group. It's really growing. Medyo nag-lay low ako noon. Nagulat ako may lumabas na bagong group, Guild Serye, and siya rin yung admin ng group na yun. He's also the vice leader of the Guild Aldemus. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Oh, Aldemus yun. Ayan. And talagang Royal Guard fanatic talaga siya. Actually, before, ang lit-lit lang ng knowledge ko tungkol sa Royal Guard. Pero I kept on asking him questions, reading his tutorials. And so far, so good. Hindi ko na binitawan yung pagiging RG ko. So, welcome sa show, Aldrix. Ang first question ko sa'yo is, kailan ka nag-start maglaro ng Ragnarok? At ba't ka pa rin naglalaro hanggang ngayon? Nagsimula ako noong 2003. I was 4th year high school. Noong una, hindi ko talaga gusto yung Ragnarok kasi di ba parang hindi okay yung graphics. But ito yung first na MMORPG ng Pilipinas, so sinubukan ko. So nung sinubukan ko, parang naengganyo na ako kasi anime pala siya. From time to time, nagustuhan ko na yung laro. And yun nga, habang tumatagal yung laro, mas gumaganda yung competition. Bale, until now, naglalaro pa rin ako ng RO Classic. So, ibig sabihin, sa 16 years na ako naglalaro. Naglalaro pa rin ako sa ROPH. Kahit nagsara yung original na server ng Philippines, pero nung bumalik yung RO Classic, bumalik ulit ako. And now, I'm level 85 Paladin. I'm also playing Ragnarok Mobile for almost 2 years and 5 months na. Oo, tama. So, ganun nakatagal yung paglalaro ko ng Ragna. China and, server pa tayo, no? Yes, China server pa yon. And I think hindi ko na pwedeng maalis sa sistema ko to kasi talagang fan na fan ako ng Ragnarok na game. Siguro, I think pag nagkaroon ako ng baby or something, baka ipamana ko na rin yung mga accounts ko. Parang ganun. Ang ganda kasi nung open world kind of thing. Tsaka ang kinaganda talaga ng Ragnarok, and this is based sa pagkakilala ko sa'yo, ang dami mong posibleng pwedeng gawin eh. Hindi porket paladin ka or royal guard ka, ito lang yung path mo, diba? Hindi pwedeng ganun. Ang dami mong pwedeng gawin. Next question ko sa'yo, bro. Paano nagsimula yung guild? Diba vice leader ka ngayon? Ang dami mong guild na nakasama kita dati sa ano eh. Sa Ascend. Okay. Sa CN. Sa CN. Ayun. Pero ngayon, Aldemus nga yung guild mo. I mean, paano yung nag-start? Mga kaibigan mo yung mga yan? Mga kasama mo siya dati sa ano? Sa CN? Yes, bale, kasama ko sila sa China server. Wherein yung mga taga-Exile PH dati. Mm-hmm. Tapos nakimerge sa Ascend. Yung naging Ascend na. Yung tayo dati. Then pagkatapos no, nung medyo naghiwa-hiwalay tayo ng landas during Ascend time, napunta kami sa Legion. And now, yung mga kasama namin sa ibang Legion, yung iba lang naman pero hindi lahat, magkakasama pa rin kami ngayon sa Sea Server. Nung unang labas ng Sea Server, talagang paradigm kami. May mga pumasok sa amin na ibang guild, so parang naisip namin na mas maganda kung ibahan namin yung name. Diba? Pag merging. Yes, and yung Aldemus na yon ay actually, nung una, hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng Aldemus. Business pala siya, kumbaga isang company. So, ayun. Para sa amin, it's okay kasi we are advertising that company also, di ba? Pero sa Pilipinas yung company na yan? Yes, pero hindi ko alam kung anong klaseng company, pero guild leader namin now. Kumbaga, yun yung company nila. I see. I see. Kaya pala nag-iba yung guild name, hindi na pala Paradigm. Ayun pala yung history. Oo. Mabalik tayo dun sa dalawang malupit mo na group na sinimulan. Paano ba nag-start yung guild serye na yan? Kasi yan ang matunog talaga eh. Sa guild serye, nagsimula yan talaga. Kasi nga, di ba, alam mo naman dun sa lumang grupo natin ng CN server, wherein ang daming mga toxic, di ba? Tapos, pag guild war na, ang daming nagmumurahan or ang daming nag-trash talkan dun sa group. Tama. So, ang daming mga bata dun, ang daming mga minors. So, kami naman na medyo ayaw namin ng ganun. So, gumawa kami ng trash token na group or competitive na group wherein nagsasama-sama yung mga guilds. Kumbaga, may bangayan, may trash token,
Pero healthy competition naman. Hindi naman siya actually na bastusan talaga. Meron ka rin minention doon na gustong-gusto ko yung classy trash talk. Ano ba ibig sabihin? Di ba may rules tayo sa serye? Paki-define sa atin, sa amin, sa mga nakikinig, kung ano yung ibig sabihin mo ng classy na trash talk. Di ba nung kabataan natin, wherein pag nag-trash talk tayo, kasama yung mga magulang, kasama yung mga pamilya, and then wala naman silang kinalaman sa laro. So ngayon, bilang tayo ay matured na or sabihin na natin mga professionals tayo, dapat kahit rumash talk tayo ay dapat nakadepende lang sa laro or work or in-game. Dapat may gawa ka. Hindi yung trash talk ka lang ng trash talk. Wala ka naman palang tira or arit sa game, right? Oo. Tsaka dapat talaga sa serye, di ba? Real account. Diba? Yes, real account talaga. Bawal lang dami. Kasi magta-trash talk ka tapos wala pala, hindi mo pala account yun. Kick out yun. Yes. At saka napaka-useless makipag-trash talkan sa dami kasi ang dami niyang bala eh. Ikaw, wala na. Tsaka ano guys, sa mga nakikinig, hindi focus ng serye ang manira ng buhay. It's just that, alam mo ang game kasi ng Ragnarok, very competitive. Tama Aldrix? Napaka-competitive yes, niyan. Ngayon, kung pipigilan mo yung mga tao maging competitive, I think masisira ang game, masisira yung market. Hindi sila magiging ganun karami yung players. Kasi maraming competitive na tao. Pilipinas pa lang. At saka, alam mo, gustong-gusto ng Pinoy ang toxic community kung tutuusin. Parang doon nagkakaroon ng yung flame, yung parang yung gustong-gusto mo nang maglaro kasi yung competition, di ba? Totoo yan. And dahil nga sa serye, nabuhay na ngayon yung serye productions, which is actually good. Ibang tao nakikita nila yun na, ay, nagpapadami lang yan ng likes ng mga ganyan. Pero dito na nalalabas yung tao, meron na ngayon mga tournaments eh, no? Yes, yes, tournament. Yun ang pinakagusto ko dyan. Bakit parang ngayon na nagkakaroon ng mas magandang kabuluhan yung group na guild serye. Yeah. Because of tournament. Marami talagang nagawa yung serye na yan. Yung ano naman, yung group natin na, yung Lord Knight na group natin, can you give us a short, very short history kung ano ba nangyari? Paano natin, bakit okay. natin ginawa? Yes, okay bro. Alam mo naman kung anong rason dyan, kung bakit natin buo yung grupo na yan. Pero nabuo yung grupo na yan because of the madaming haters. Kumbaga, ako kasi yung tao na mahilig mag-share. Hindi rin siguro dahil teacher ako pa, pero alam mo, pag nakakatulong kasi ako sa ibang tao or nakakapagbigay ako ng information sa ibang tao, ay parang gumagaan yung pakiramdam ko. Sabi ng iba, attention seeker, sabi nila parang nagyayabang lang, pero hindi nila alam na taos-puso kong binibigay yung alam ko, yung information na alam ko kasi mas gusto ko na mas maging competitive yung mga kabalyeros natin or yung sinasabi natin yung mga Lord Knight, yung mga Paladins natin, di ba? Kasi kung ipagdadamot mo yan, parang nililimitahan mo rin yung potential nila. Yung potential nila bilang isang player. Hindi naman spoon feeding or something, pero kumbaga just sharing some infos. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga haters natin. Kung wala sila, hindi nabuo yung grupo. And sabi nga nila noon na walang sasali sa grupo natin. And yung CN server yata, 2K lang yung highest members. Point ng members natin. And now, umaabot na siya ng almost 18K. And up to now, ay talagang gamit na gamit yung group. And I think napaka-toxic free ng group natin. As much as possible, we try to do that, natanggalin yung... Kasi ang group na ng Lord Knight, ang focus talaga namin ni Aldrix is mga builds, yung mga gumagawa ng mga iba't ibang builds. Kasi, yun nga, tulong na rin sa community and ayaw lang namin ng mga may nagmumurahan doon or mga ganong bagay. Good job. Actually, layo na nang narating ng serye tsaka nung group na yan. Dumating pa nga almost sa demandahan yung sa may serye, pero tapos na yun. Grabe yun.